Ang nakakalungkot pa, eh nag-away sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Eh yan po, alam na lahat eh. Nabulgar na ngayon. Ang linaw, sinabi ni Attorney George Briones na nag-away si Attorney Lisa Araneta at saka si Attorney Vic Rodriguez. Wala tayong magagawa. Nanggaling sa abogado, nanggaling kay Attorney George Briones. Hindi po yan alam ng lahat. Ang alam ng lahat, merong chismis na nagagalit si Attorney Lisa kay Attorney Vic. At walang ganitong pagkakataon. Pero ngayon, malinaw, sinabi ni Attorney Briones, nag-away. Ibig sabihin, hindi lamang inis si Attorney Lisa as pinalalabas ng mga kalaban po natin sa politika. Bagkus, baka merong pagkakamali na nangyari, kaya po nagkaganon. Lumilinaw na ngayon ang sitwasyon, mga tol. Kaya marahil siguro na ilabas din itong si Anthony Taberna at saka ni Tingking Pinoy nung nakaraan na merong isang mataas na posisyon sa gobyerno na isang abogado ang hindi pinapasok sa Malacanang sa kaarawan po ng ating mahal na Pangulo. Yun, magandang araw muli sa inyo, mga tol. Ngayon po ay November 22, 2022. At breaking news po ito, mga tol, sapagkat kumpirmado na ito pong si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez na ating pong sinuportahan noon bilang Executive Secretary ng ating mahal na Pangulo ay tinanggal na po sa Partido Federal ng Pilipinas. Ito po ay nag-ugat sa reklamo ng mga miyembro ng partido, partikular sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim of Muslim Mindanao, kaugnay po ng mga sumusunod na reklamo. I hope tama yung pagkakaalala ko, ano? Parang nagkaroon po yata ng reklamo for dishonesty and conduct inimical to party's interest. Parang ganun po yung reklamo sa kanya. Papanoorin po natin yan mamaya kapag natapos na po natin yung mga preliminary informations na kinakailangan po nating malaman. Alam nyo, kung babalikan po natin ang nakaraan, ang Partido Federal po ng Pilipinas ang kumalinga sa ating mahal na Pangulo at noong Setyembre last year, siya po ay inihalal dito bilang chairperson nito. Kaya nagkaroon po ng partido ang ating mahal na Pangulo. Isa sa mga kadahilanan kung bakit po nakatakbo ang ating mahal na Pangulo bilang hindi independente, kung hindi kaanib ng isang partido, ito pong si Attorney Vic Rodriguez. Kaya hindi naman po natin maikakaila na talagang malalim din po ang naging gampanin ng ating dating Executive Secretary sa pangangampanya po ng ating mahal na Pangulo. Kaya naman, noong October 6, 2021, nakapag-file po ng Certificate of Candidacy ang ating mahal na Pangulo para po tumakbo sa pagka-presidente. And thereafter, lahat halos ng pinupuntahan ng ating mahal na Pangulo, kasakasama niya po itong si Executive, dating Executive Secretary Vic Rodriguez. But wala po talaga yatang permanente pagdating po sa politika. Nangyari po ang mga hindi inaasahan, mga kontrobersyal na ibinato kay Attorney Vic Rodriguez. Una po dyan yung appointment ng di umano'y kanyang bilas na si Pastrana. Nangyari ang sugar importation fiasco at iba pang mga kontrobersi. Lahat po yan, nasubaybayan natin sa nakaraan at alam nyo naman kung ano ang naging posisyon ko dyan. Considering na walang naging pahayag ang ating Pangulo, hinggil sa mga issues na yan, ay patuloy ko pong sinuportahan ito pong si Attorney Vic Rodriguez. Ngunit noong September 16, siya po ay nagpaalam na at pinayagan naman ang ating mahal na Pangulo na magbitiw bilang Executive Secretary on the premise na siya po ay magiging Presidential Chief of Staff. Ngunit hindi rin po yun nangyari sapagkat kinalaunan, sinabi po ng kasalukuyang Executive Secretary na wala naman daw pong member number one na nagtatalaga sa kanya para po italaga nga bilang Presidential Chief of Staff.
To make it short, mga tol, sa ngayon, si Attorney Vic Rodriguez ay pribadong individual pero hindi po siya bumibitiw sa ating mahal na Pangulo. Sinasabi niya na patuloy po ang kanyang suporta sa ating mahal na Pangulo sa kabila ng pagiging pribadong individual niya. Sa balita po na ating panonoorin, inihayag po ng abogado na si Attorney Briones ang mga kadahilanan kung bakit po natanggal ito pong si Attorney Vic Rodriguez sa Partido Federal ng Pilipinas. Panoorin po natin, mga tol. Ano po ba ang ugat kung bakit nasipan na si Vic sa pwesto ninyo dyan sa Partido Federal ng Pilipinas, itong si dating Executive Secretary? Well, ayahan niyo muna po akong mag-umpisa. No? Medyo positive naman sa decision na pinalabas namin kahapon. Ang gusto lang namin pong i-emphasize dyan sa decision na yan ay hindi po aalis si President Ferdinand Marcos Jr. sa Partido Federal ng Pilipinas. Kasi po maraming mga huru-huro, haka-haka, na ginamit lang yung PFP para sa CONA at siya ililipat na sa ibang established parties. Kami po ay nagagala sapagkat lumalabas po sa desisyon na yan na hawak ninyo na hindi po lilipat si BBM. Pangalawa, ang pagpapatunay po na hindi siya lilipat, pinahintulutan po niya na ang pumalit na Executive Vice President ng PFP ay si Sap Anton Lagdameo. Okay, yan. For informations, excuse me, ang bagong Executive Vice President ng Partido Federal ng Pilipinas ay ang kaibigan po ng ating mahal na Pangulo na si Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr. Ayan na, alam na po natin ang kapalit ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Partido Federal po ng Pilipinas. Tuloy po natin, mga tol. Alam niyo po, si Sap Anton Lagdameo ang political officer dyan sa Office of the President. Kami po ay malaki po ang aming pagtitiwala kay Sap Anton Lagdameo. Ngayon, dun po sa tanong niyo, meron po nagreklamo kay Attorney Vic Rodriguez, mga opisyales po ng Partido Federal ng Pilipinas sa BARM. Ang reklamo po sa kanya ay loss of trust and confidence, disloyalty, and acts I stand corrected, ah. Not dishonesty, disloyalty. I stand corrected, inuulit ko. Disloyalty, ang isa sa mga naging reklamo. Loss of trust and confidence and acts inimical to political, to party's interest. Ano? Political to the party. Binigyan po namin siya ng kopya 2 beses noong October 10 through registered mail at saka November 4 through LBC. Hindi po siya sumagot. Kaya nung November 11 po, nag-meeting po ang Executive Committee ng Partido Federal ng Pilipinas at dinesisyon po namin yung reklamo. Yun po ang resulta, na-expel po si former Executive Secretary Vic Rodriguez sa Partido Federal ng Pilipinas. At inalok po namin kay Sap Anton Lagdameo yung posisyon na Executive Vice President. Andun po kami sa Malacanang. Tinanggap po niya ng with all humility, honor, and sense of duty. O kaya po masaya ang Partido Federal ngayon dahil meron kaming bagong Executive Vice President. Walang iba kung hindi si Sap Anton Lagdameo. Mm-hmm. Sir, itong mga nandito na sinasabing pinag-ugatan, no? Maaari niyo po bang isa-isahin at kumpirmado na po ba ito, sir? Ninyo diyan sa inyong
partido na talaga ay nangyari ito. Kasi ang kinukot nyo rin dito, yung mga isiniwalat ni Katunying, ni Anthony Taberna, yung naging pahayag o pasisiwalat din ni RJ Nieto, na ni Thinking Pinoy, at iba pa rito. Eh, tama po kayo, Admar. Ang pinakamalaki pong kontrobersya na humarap sa kanya eh, yung pong kanyang mga appointments eh. Eh ano po ang ebidensya ngayon? Ayo, alam nyo na continuing po eh na pinapalitan yung mga tao na pina-appoint niya. Okay, lumilinaw na ang istorya rito, ano, mga tol. Bagamat tahimik po ang ating mahal na Pangulo, mukhang lumilinaw na na ang mga naging alegasyon dito kay Atty. Vic Rodriguez ay may mga basihan. Kasi sinasabi ngayon ng partido ng ating mahal na Pangulo na yung mga previous appointment na isinagawa po nitong si Atty. Vic Rodriguez ay unti-unti na pong pinapalitan. Hindi ko alam kung ano ang katotohanan dito, pero sabi ko nga po sa inyo, my loyalty hindi magbabago para po sa ating mahal na Pangulo. Kung nag-decide ang ating Pangulo na manatili sa Partido Federal ng Pilipinas sa kabila ng pagtatanggal ng partido na ito kay dating Executive Secretary Vic Rodriguez, malinaw siguro ang basihan natin ngayon na mas pinagkakatiwalaan ngayon ang ating mahal na Pangulo, ito pong kanyang partido. Kasi tingin ko naman, kung gawa-gawa lamang ang mga situations sa ngayon, eh, nasa Pangulo kung siya po ay mag-i-stay o hindi dito sa Partido Federal ng Pilipinas. Pero alam naman natin, ang kasalukuyang situations, mas pinipili po ng Pangulo na manatili bilang chairperson po ng Partido Federal ng Pilipinas. At ang bagong executive vice president nga nito ay isa din sa mga talagang pinagkakatiwalaan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Kung ano ang posisyon ng ating Pangulo sa mga issues, doon po ako lagi at susuportahan ko po siya. Ngayon, sa mga alegasyon labing kay Atty. Vic Rodriguez, wala na tayong magagawa dyan kasi hindi niya nga sinasagot at nananatili po siyang tahimik. In fact, sinasabi po dito ni Atty. George Briones, ang General Counsel ng Partido Federal ng Pilipinas, binigyan po nila ng pagkakataong sumagot ito pong si Atty. Vic Rodriguez sa mga reklamo for loss of trust and confidence, disloyalty, and acts inimical to parties' interest. Ngunit hindi po ito sinagot ulit nitong si Atty. Vic Rodriguez. I wish him well. Hinahangaan ko pa rin at hindi nagbabago ang tiwala ko din dito kay Atty. Vic Rodriguez. Pero ang suporta ko ay wala na po sa kanya kung hindi ang suporta ko ay nananatili sa ating Pangulo at sa partido po nito. Kung sanggayon nawala na ng tiwala ang partido ng ating Pangulo kay Atty. Vic Rodriguez, eh marahil yung suporta ko ay mawawala na rin para kay Atty. Vic Rodriguez. Mananatili po ito para sa Partido Federal ng Pilipinas at sa ating Pangulo. Ngunit hindi ko naman sinasabi na yung paghanga ko once dito kay Atty. Vic Rodriguez ay nawala, sapagkat hindi ko nakakalimutan ang kanyang mga nagampanan kung paano po naging Pangulo ang ating mahal na Pangulo. Simula po noong 2016, nang wala pong mga kasama si Pangulong Bongbong Marcos, isa po si Atty. Vic Rodriguez sa nanatili sa kanyang gilid at sinuportahan po siya sa abot ng kanyang kakayahan at kaalaman hanggang sa tumakbo po ito sa pagkapangulo. But unfortunately, things ay hindi po nagresulta sa magandang pagkakataon dahil nga po sa mga kontrobersyal di umano na kinabilangan po o kinasungkatan di umano ni Atty. Vic Rodriguez. Ako naman, hindi ako naniniwala pa din na si Atty. Vic Rodriguez ay naghangad ng hindi maganda para sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa pakikipagkaibigan niya at pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Nananatili ang paniniwala ko na si Atty. Vic Rodriguez meron lamang sariling kaisipan na nilayon, kaso nga lang hindi po ito umakma sa mga pagkakataon kaya nauwi po sa ganito.
Siya po ay, for the record, tinanggal sa Partido Federal ng Pilipinas. Hindi po siya nag-resign. Siya po ay tinanggal ng Partido Federal ng Pilipinas. So, yun po ang tinatawag na res ipsa loquitur. Pangalawa po eh, parang he was not competent enough to be executive secretary. Gawa nung ang background lang niya eh, barangay captain siya sa Sacred Heart dito sa Quezon City. Tapos eh, nagtrabaho siya sa business licensing and permit sa Quezon City. Eh, yung pong mga ginawa niyang mga administrative order eh, napahiya po ang presidente. Nagkagulo po eh, kasi 4,000 po yung nawala ng trabaho eh. Eh, na-remedyohan naman niya ng partner mo, Adma, si Chief Presidential Legal Counsel, Juan Ponte. Kaya, ang nakakalungkot pa, eh, nag-away sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Eh, yan po, eh, alam na lahat eh. Nabulgar na ngayon. Ang linaw, sinabi ni Attorney George Briones, na nag-away si Attorney Lisa Araneta at saka si Attorney Vic Rodriguez. Wala tayong magagawa. Nanggaling sa abogado, nanggaling kay Attorney George Briones. Hindi po yan alam ng lahat. Ang alam ng lahat, merong chismis na nagagalit si Attorney Lisa kay Attorney Vic. At walang ganitong pagkakataon. Pero ngayon, malinaw, sinabi ni Attorney Briones, nag-away. Ibig sabihin, hindi lamang inis si Attorney Lisa as pinalalabas ng mga kalaban po natin sa politika. Bagkus, baka mayroong pagkakamali na nangyari, kaya po nagkaganon. Lumilinaw na ngayon ang sitwasyon, mga tol, kaya marahil siguro na ilabas din itong si Anthony Taberna at saka ni Tingking Pinoy nung nakaraan na mayroong isang mataas na posisyon sa gobyerno na isang abogado ang hindi pinapasok sa Malacanang sa kaarawan po ng ating mahal na Pangulo. Ito siguro ang ebidensya. Ang sinambit ni Attorney Briones, hindi po sa akin ang galing to. Nagulat din ako sa nalaman ko ngayon na nag-away according kay Attorney Briones ang First Lady at saka ang dating Executive Secretary. Eh, kinalulungkot po namin. Eh, babae po yun eh. Ang babae po ginagalang. Oh. Eh, nangyari po yan. Eh, yan po ang nasa desisyon. Kaya po, ang totoo'y formality na lang yan gawa nung... Ganon. Now, luminaw na sitwasyon. Ano? Hindi po mabuti yon kung totoo itong narinig po natin. Kasi sa lahat ng pagkakataon, kakampi ako kay First Lady, hindi kay Attorney Vic Rodriguez. Pero I give him the benefit of the doubt. Napaka mahinahon ni Attorney Vic Rodriguez para mahusgahan kagad siya na siya ay pumapatol sa isang babae. Kasi it appears now dito sa sinasabi ni Attorney George Briones na hindi po maganda yon na pumapatol sa isang babae. Parang ang nangyari, hindi niya man direktang sinasabi, eh merong pagpatol na ginawa. Ito pong si Attorney Vic sa asawa po ng ating mahal na Pangulo. Tuloy po natin, mga tol. Uli kamang nakita at nag-usap eh, May 25 eh. In November, 22 na po ngayon. Subscribe to... Okay, nakakagulat ang revelasyon. Ano, mga tol? Kahit ako, nagulat ako sa revelasyon na ito ni Attorney George Briones. At yun pala, kaya pala merong pinaghugutan itong mga vlogger at journalist na si Anthony Taberna at saka si Tingking Pinoy dahil nanggaling po mismo sa bibig nitong si Attorney George Briones na nag-away ang ating First Lady at saka ang dating Executive Secretary. That is why hindi ka talaga mananalo. Eh, asawa po iyon ng Pangulo. Kahit saan po nating anggulo tingnan, kakampi ang asawa sa kanyang asawa, lalo na kung ang asawa ay tama. No? I am not saying na mali si Attorney Vic Rodriguez, but ganito yung nangyari. Let's move on. Hindi na natin mababago ang pagkakataon
na wala na si Attorney Vic Rodriguez sa gobyerno ng Marcos at wala na rin siya sa Partido Federal ng Pilipinas. Ito ay nakabase, out of formality di umano, sa mga reklamo ng taga BARMM members for disloyalty, loss of trust and confidence, and acts inimical to parties' interest. Sabi nga nitong si Attorney George Briones, res ipsa loquitur. Yun po ay salitang Latin na ang ibig sabihin po sa madaling paliwanag ay nagkaroon ng kapabayaan sa parte nitong si Attorney Vic Rodriguez. Nagulat ako sa nangyari. Nagulat talaga ako, mga tol. Marami tayong hindi alam sa situations. Tayo naman kasi, ako, nagre-react lang ako kung ano yung nakikita at napapanood po natin sa mga balita at pinapahayag po ng ating mahal na Pangulo. Kaya po pala tahimik ang ating mahal na Pangulo kasi meron palang ganong situations. Kaya po pala hindi natin nakitaan na ipinagtanggol ng ating Pangulo ang dating executive secretary kasi ganoon pala ang sitwasyon. Now I understand na pinapahalagahan pa rin ng ating Pangulo ang pagiging kaibigan dito po kay Attorney Vic Rodriguez. Hindi niya po ito pinahiya, hindi niya po ni-reveal kung ano ang dahilan, but unfortunately, na-reveal ni Attorney George Briones sa programa ng SMNI. Ano ang masasabi ninyo sa issue na ito, mga tol? Nagulat talaga ako, pero ang mahalaga, buo ang suporta po natin sa ating mahal na Pangulo at sa lahat po ng taong kanyang pinagkakatiwalaan sa Marcos administrations. Maraming salamat, by the way, sa nag-send po ng stars, ano? Kaya Shia Wase, maraming salamat sa iyo. Talagang kanina, bago matapos yung programa, nakita ko nag-send ka ng stars. Thank you so much. Tapos kay Kelly Inoue, maraming salamat. Saka kay Aliyah Khalid, maraming salamat sa stars po ninyo. Higit sa lahat, maraming salamat sa inyo pong mga manonood. Saka syempre, special ang pasasalamat ko sa aming mami. Yan, si Mami Rebecca Sonyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hope to see you soon. Next year, ano, mami? At mag-shoutout na lamang po muna tayo. Nagulantang ako sa naalaman ko ngayon, mga tol. Talagang nagulantang ako. Hindi ako makapag-react. Gusto ko pa sana mag-aral-aral tayo tungkol sa Partido Federal ng Pilipinas. Eh, naka-prepare dito. Pero wag na, makipagkwentuhan na lamang ako sa inyo dahil na nagulantang talaga ako sa nalaman ko.